Magandang hapon po sa lahat. Hayaan niyo po na gamitin ko muli yung introduction kaninang umaga. Gumagawa nga ng ingay ngayon sa social media ang naging sagot ng isang female TV personality sa tanong sa kanya ng isang sikat na vlogger kung naniniwala ba siya na maaaring mapunta sa langit ang isang unbeliever. At ano nga ba ang mangyayari sa mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesus? Tahasang tugon ng TV host, and I quote, "No, they're gonna face judgment and go to hell, and they will suffer for eternity," end quote. Kung tutusin, there's nothing really controversial sa naging sagot ng TV host na ito. This is just being entirely biblical. Pero hindi makapaniwala yung vlogger at yung mga nakapanood at nakapakinig doon sa podcast na ito. At sinabi nila that is very brutal, that is very offensive and unfair. Nahihirapan silang maniwala na there is judgment and hell for an unbeliever. Well, kung ganito na ang naging tugon nila sa naging pahayag na ito, ano pa kaya ang magiging reaksyon nila pag nalaman nila that there's also a judgment and a hell even for those who believe in Jesus? Paano pa kaya pag nalaman nila na hindi lang pala unbelievers, ngunit maging ang mga nananampalataya kay Kristo ay dadanas din pala ng paghahatol at naiibang uri ng impyerno? Yes, you heard it right. Dahil ayon mismo kay Apostle Peter, there's a judgment at mayroong isang uri ng hell, figuratively speaking, para sa mga heaven-bound Christians. At yan ang makikita natin sa passage natin ngayong hapon. 1 Peter 4 verses 12 to 19. Again, 1 Peter 4 verses 12 to 19. Verse 12, "Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rest upon you. But let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. For it is time for judgment to begin at the household of God. And if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And if the righteous is scarcely saved, what will become of the ungodly and the sinner? Therefore, let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while doing good." Nais ko lang muling ipaalala na ang mga sinusulatan ng apostol dito ay ang mga inuusig at mga pinagmamalupitan ng mga Kristiyano dahil sa kanila nga binibintang yung pagkasunog ng syudad ng Roma. Ito yung ginawa ni Emperor Nero para makaligtas siya sa galit ng mga Romano. Gaya nung sinabi natin noong nakaraan, kinukulong, binibitay, walang awa silang pinapakain ng buhay sa mga hayop, pinapako sa krus, pinaliliguan ng langis, at saka sisilaban ng apoy para sila yung magsilbing ilaw sa mga pagdiriwang tuwing gabi. Pero bago pa man maganap yung mga ito, biktima na sila, yung mga early Christians noon, ng mga paninirang puri at mga pagkamuhi ng mga Romano at maging ng ibang tao. Inaakusahan sila ng cannibalism dahil naririnig nila that they were eating flesh and drinking blood tuwing ina-administer nila yung Lord's Supper. Inaakusahan din sila ng pagkakaroon ng mga incest relationships at sila yung tinuturing na dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-split ng families. Kasi pag mayroong na-convert na isang membro ng pamilya, ito yung nagiging ugat ng hindi pagkasundo at pagkakawatak-watak ng mga ito. Matagal na rin silang tinuturing na kalaban ng gobyerno. In fact, dinedeklara nga sila na yung pagiging Kristiyano ng panahon na yon ay tinuturing na isang karumal-dumal na krimen. Yung mere profession lang na ikaw ay isang Kristiyano ay isa na itong karumal-dumal na krimen at wala itong katumbas na kapatawaran. Ganto kahirap yung pinagdadaanan
ng mga sinusulatan ni Apostle Peter dito. Kaya ganun na lang siya kasigasig na bigyan ito ng pag-asa. Sa kasi sobrang tumitindi yung mga paghihirap nila at yung mga pagdurusa. Matatandaan natin na nilarawan sa simula ng aklat na ito kung gaano kadakila at kung gaano kasigurado yung kaligtasan at pag-asa na mayroon tayo kay Kristo upang mahikayat ang mga ito na magpatuloy at para palakasin at patatagin yung kanilang loob. At agad niya itong sinundan ng isang mahabang listahan ng mga napakabigat na responsibilidad na kaakibat ng napakadakilang pribilehyo na ito. Ito yung napakinggan at napag-aralan natin nung nakaraang pangaral, that with great hope comes great responsibilities. Great privileges means great obligations. Nang sino mang umaasa sa paparating na biyaya na dala ng muling pagbabalik ng Panginoong Jesus ay mamumuhay ng may kabanalan, ng godly at obedient sa Diyos. Why? Because of two compelling reasons. Because our Heavenly Father Himself is holy and our redemption itself is costly. Dahil ang Diyos Ama mismo natin ay banal at dahil natubos na tayo mula sa buhay na walang kabuluhan sa pamamagitan ng isang napakamahal na kabayaran. At ito nga yung dugo at buhay ng Panginoong Hesukristo. At tulad ng napag-aralan natin nung nakaraan, ang passage natin ngayong hapon ay may direkta pa rin na kaugnayan sa dakilang pag-asang mayroon tayo sa Panginoong Jesus. Grounded pa rin to sa gracious work ng salvation ng Panginoon. Lahat ng mga instructions and motivations na nandun sa latter part ng first chapter hanggang matapos na yung buong aklat ng 1 Peter. Gaya nung sinabi natin nung nakaraan, lahat to nakabase sa mga yung gospel indicatives. Yung imperatives na sasabihin niya dito nakabase dun sa nakalagay na gospel indicative sa first chapter. At sa text natin ngayong hapon, makita naman natin that the great hope that we have in Christ not only entails great responsibilities, but with that great hope also comes great sufferings. Nakakambal ng dakilang pag-asa at kaligtasang mayroon tayo kay Kristo ay hindi lamang mabigat na responsibilidad, katambal din ito ang mabigat at naglalagablab ng mga pagsubok at paghihirap. Kaya nga naglalaman yung verses 12 to 19 na mga huling habilin at mga words of instructions ni Peter sa mga suffering saints patungkol dito. At inaasahan niya na dahil sa mga sinasabi niya, magbabago radically yung attitudes and actions nila while they are in the midst of intense persecutions. At dito na ata sa section na to, makikita natin yung pinaka-height ng pastoral heart ni Peter. Mapapansin natin that he is being very pastoral here. Kitang-kita natin dito yung puso niya na puno ng compassion, ng care at ng concern sa mga kapwa niya mananampalataya kay Kristo. Concern na concern siya sa mga ito na nais niya na makita nila yung sufferings in a right perspective. Gusto ni Apostle Peter na magkaroon sila ng tamang pananaw sa mga habang pinagdadaanan nila yung mga pagsubok na ito. Pinapaalam niya yung tamang conduct at mindset na dapat nilang taglayin habang dumaraan sila sa mga ito. Sinasabi niya yung mga dapat gawin at lahat ng kakailanganin para mapagtagumpayan nila yung mga pagsubok na ito. At mapapansin natin, nasisimulan niya ito sa isang term of endearment. Tatawagin niya ang mga ito na beloved. Sa Greek, agapetos. Ginagamit lamang ito, yung term na to sa pagbate sa mga Christians na united by a covenant with God. Ang exact translation nito ay divinely loved ones. Parehong gamit ng salitang beloved nung baptism at transfiguration ng Panginoong Jesus. Nung narinig nila yung tinig ng Diyos Ama mula sa langit that this is my beloved Son with whom I am well pleased. Alam niyo, napaka-crucial ng salitang beloved dito. Kasi sa pamamagitan nito ay napapaalam ng apostol na labis niyang minamahal ang mga kapwa niya Kristiyanong ito. At ang lahat ng sinasabi niya ay out of his fervent and intense love for them. Mahal niya ang mga ito, kaya nga sinasabi niya yung mga gantong bagay. At lalong-lalo na, ultimately, yung beloved dito ay nagsisilbing paalala na anuman yung pinagdadaanan nila, they are still beloved of God.
mahal pa rin sila ng Diyos, na yung kanilang pagdurusa ay hindi siya indication ng poot o kawalan ng pag-ibig ng Panginoon sa kanila. In fact, the very reason na pinagdadaanan nila yung mga mahihirap na pagdurusang yan ay dahil mahal sila ng Diyos at para sa ikabubuti nila yung mga pagsubok na ito. At kasunod nga ng paalalang ito ay ang pagpapakawala ni Peter ng isang mabigat na katotohanan. Isang katotohanan na siguro mahihirapan tayong i-digest, na mahihirapan tayong maunawaan at maisabuhay ninuman. Ito na nga yata yung isa sa mga harsh realities ng Christian suffering. Dahil ayon sa apostol, they should not be surprised at these fiery trials. Hindi na daw sila hindi na dapat nila kinagugulat. Hindi na dapat sila nagtataka kung bakit sila dumadaan sa nag-aapoy ng mga pagsubok na ito. Hindi na dapat sila mabigla. Hindi na dapat nila pinagtataka bakit dumaranas sila ng ganito kadinding pagdurusa ng mga pag-uusig, ng mga pagmamalupit at pang-aalipusta. Pangkaraniwan na lang ito sa buhay ng isang mananampalataya at hindi na umano may iwasan na kutyain, lapastanganin at ipahiya sila. Normal na lang ito sa buhay ng isang tao o isang Kristiyano na naninindigan para kay Kristo. Kaya nga sinasabi niya dito, stop being caught off guard. It is expected. Huwag na kayong masurpresa. Huwag na kayong ma-shock. You can expect such things. You should expect sufferings. Hindi nyo may iwasan to. Hindi nyo matatakasan. This is unavoidable, inescapable, at inevitable sa buhay ng isang Kristiyano. Sinasabi niya na ang mga ito, kasi alam niya na marami dun sa mga ina-address niya dito ay mga fresh converts at nasa bingit sila or nasa risk sila na abandonahin nila yung profession ng faith nila dahil sa mga fiery trials na dadanas nila. Kung iisipin lang natin, no, isn't it ironic na naririnig natin to ngayon sa isang apostol na siya mismo ay minsan sinabihan niya ang Panginoong Jesus na i-avoid yung cross, na i-avoid yung suffering. At tignan natin siya ngayon, in the turn of events, no, siya na mismo yung nagsasabi na hindi na may iwasan yung mga pagsubok at pagdurusa sa buhay ng isang Kristiyano. At maaaring ginamit ni Apostle Peter dito yung term na fiery trials dahil binasa niya ito sa malaking sunog na tumupok nga sa siyudad ng Roma, na natupok yon for 6 days and 7 nights. At ito nga yung dahilan kung bakit sila inaalipusta ngayon, kung bakit sila pinapersecute, kasi sila yung tinuturong suspect dito sa pagsunog na ito. Sa gantong paraan kasi, madaling mauunawaan at maintindihan ng kanyang mga sinusulatan kung gaano katindi yung dapat nilang asahang pagsubok. At ayon pa sa mga commentators, ang lingwaheng fiery trials ay hindi lang tumutukoy sa tindi o intensity ng pagsubok na dapat nilang asahan. Ito rin ay nag-i-imply kung anong uri o anong klase ng pagsubok ito. Na nangangahulugan lamang ang mga dadanasan nilang paghihirap ay para ma-purify, para ma-purge, para ma-refine sila. At hindi ito para ma-destroy or ma-ruin sila. Though yung trials are fiery, ang design lang talaga nito is to try them and purify them. Actually, ang idea talaga dito sa salitang fiery trials ay yung proseso ng paggawa ng magandang klaseng metal at saka ng magandang klaseng mga ginto. Di ba yung gold, pinakukuluan nila ng sobrang taas na temperatura, above and beyond sa melting point, para siguradong humiwalay yung mga dross, yung mga kalawang, yung mga dumi, at maiwan lang yung purong ginto. At ganito rin yung proseso sa paggawa ng metal. Yung silversmith o yung platero o yung nagpapanday ng metal, naghahanda siya ng isang crucible o pugon o kaldera or something na container na pwedeng lalagyan ng mineral at isasalang to sa napakalakas at mataas na temperatura para kumulo ng lubusan. Sa gantong paraan kasi, papaibabaw yung impurities, papaibabaw yung mga dumi at madali itong matatanggal ng silversmith. Kailangan talaga nakatutok dito yung nagpapanday ng metal. Dapat banday sarado at kontrolado niya yung buong proseso kung gaano katagal at kung gaano lamang kalakas or katindi yung temperaturang kinakailangan ito. At uulit-ulitin niya to hanggang makita niya
na wala nang dumi yung mixture. At ang magsisilbing palatandaan niya na pwede na siyang huminto at na-reach niya na yung pinakamagandang klase o pinakamagandang uri ng metal ay kapag sumilip siya dun sa mixture at nakikita niya, nagre-reflect na yung image niya. Pag nakita niya na para na siyang nananalamin. Ito yung pinaka, kumbaga, sign na pwede niya nang tigilan yung prosesong ito. Tila sinasabi ni Apostle Peter dito na huwag niyong ikagulat pag nilagay kayo ng Panginoon sa isang napakainit na apoy. Dahil tulad ng mga metal at ginto, asahan ninyo sa paraan din ito papaibabaw yung mga katangian nyo na hindi kawangis o katulad nung kay Kristo. Dito sa paraan na ito, aalis yung mga bagay na hindi na dapat tinataglay ng isang mananampalataya. Sa prosesong ito, madaling matatanggal yung anything na unholy sa isang Kristiyano. This is to remove yung mga aspeto ng ating character which are not Christ-like at hindi appropriate sa isang mananampalataya ng Diyos. Sa paraang ito, matatanggal yung mga natitirang impurities na nasa sa atin. Parang pinuprune yung mga selfish parts ng katawan natin na nag-gravitate sa atin sa kasalanan. Sa pamamagitan ng fiery trials na ito, ma-perfect yung character natin at ma-i-improve tayo. Dahil sa mga nag-aapoy na pagsubok ng mga ito, masusunog yung natitira nating pagtitiwala sa ating mga sarili. Masusunog at papaibabaw yung mga natitirang kasalanan natin na nagtatago sa kaibuturan ng pagkatao natin. Masasala at malilinis tayo ng tuluyan. Magiging puro tayo at ang maiiwan lang, ang tataglayin lang natin ay yung mga katangian na dapat meron ang isang Kristiyano. At iyon ang katangian ni Kristo. Ito talaga yung totoong dahilan kung bakit hindi matatakasan ng sino mang tagasunod ng Panginoong Yesus ang mga naglalagablab na pagsubok na ito. It is the way the Lord purges our life. It's the way He takes out all our pride. It strips us of anything na unholy sa atin. Kaya nga kung tutuusin, no, napakaganda ng process na to. Napakaganda ng ginagawang ito ng Panginoon. At siya yung nagsisilbing, yung platero dito. Siya yung silversmith. Na tulad nung nagpapanday ng metal, asahan natin ang Panginoong Diyos ay nakatutok sa kabuuan ng prosesong ito. At kontrolado lang niya yung oras, yung temperatura, at yung tindi ng init ng mga pagsubok na dadanasin natin. Alam niya kung how much heat lang ang need i-apply at necessary to cause the impurities ng mga buhay natin na pumaibabaw para matanggal niya ang mga ito. He will not allow us to be tested beyond what we are able to endure. Tulad ng silversmith, no, ang Diyos hindi tayo iiwang nakasalang sa refining fire na ito. Nandun siya, nakabantay siya sa buong proseso at kasama natin siya habang pinagdadaanan natin yung mga pagsubok na ito. Yung eyes niya nandun sa clock at asahan natin yung kamay niya nandun sa thermostat kasi binabantayan niya ng mabuti yung temperatura at heat na ina-apply sa atin. May sineset siya at minemaintain na temperature. At ultimately, listen to this, ang Diyos ay titigil lamang dun sa prosesong ito kapag sumilip din siya dun sa mixture at nagre-reflect na yung kanyang image sa atin. Ito talaga yung pinaka-goal ng fiery trials na ito, yung maging kawangis niya tayo. Na kapag sumilip siya dun dahil wala ng impurities, magre-reflect yung image niya. Makikita niya yung anak niya. Makita niya si Christ. It is the goal ng fiery trials na to that He might see His face in us and we might reflect the image of His Son, Jesus Christ. Makikita natin, no, para talaga to sa ikabubuti natin, itong mga nag-aapoy na pagsubok na to. Ang persecution is always meant for evil, but God always means it for good. He meant it for our good. Yung fiery trials na to, parte to ng divine plan ng Diyos. Kasama siya dun sa all things that will work together for our good and for our glory. At we all know na ang ibig sabihin ng good doon ay conformity kay Christ. Pagkawangis, Panginoong Hesukristo. Kaya nga yung message natin dito, no? Severe sufferings are inevitable in a genuine believer's life because of the certainty of our conformity to Christ. Severe sufferings are inevitable
in a genuine believer's life because of the certainty of our conformity to Christ. Ang mga matitindi at naglalagablab na pagsubok ay tiyak na daraanan sa buhay ng isang mananampalataya dahil sa kasiguraduhan ng pagiging kawangis natin kay Kristo. Kaya huwag kang magulat that you are being persecuted. Don't be shocked na mahirap yung buhay mo. It's part and parcel ng Christian life. Hindi ka makakawala dito kasi kalooban ng Diyos na sa pamamagitan nito, magiging kamuka at kawangis niya tayo. Asahin natin na whatever it takes para ma-achieve yung goal na yon ay loloobin na mapangyari ng ating Panginoon. Makikita natin oh, na yung highest good pala natin manggagaling from the deepest sufferings at sa mga fiery trials na ito. Ito yung maglilid sa atin for greater holiness. Kaya dinadanas natin yung paghihirap na yan ay dahil kalooban ng Diyos na maging kawangis niya tayo at mapapangyari lang yon kung dadaan tayo sa mga fiery trials, mga divinely ordained trials. Expect it. It is inevitable. Kaya wag nating sabihin na hindi tayo na-advise o hindi natin na-receive yung memo. We have been warned. Christianity never promises immunity from suffering. Never pinangako sa atin na wala tayong pagdurusa at paghihirap na dadanasin. Instead, ito talaga yung pinakapangako ng Christianidad na habang nandito tayo sa lupa, napakaraming mga pagdurusa. Pero yung mga pagdurusa na to magbubunga ng kabanalan at pagkawangis kay Christ. Well, maybe some of you are asking, di ba, bakit kailangan pa natin mag-suffer? Di ba si Christ, nag-suffer na siya once and for all, di ba? Yes, Christ saved us from the sufferings ng punishment ng ating mga kasalanan, but not the sufferings ng purification at refinement. Oo, niligtas niya tayo sa kaparosahan ng ating mga kasalanan, pero hindi sa mga suffering na magpapabanal sa atin. Christ did not suffer, so we would not suffer. He suffered, so when we suffer, we will become like Him. Hindi nagdusa ang Panginoong Jesus para di na tayo magdusa. Nagdusa siya para pag nagdusa tayo, ay magiging katulad niya tayo. Si Jesus, He bears the cross. Hindi dahil para ma-escape natin yung pagbubuhat ng sarili nating cross, pero para ma-endure natin yung pagbe-bear ng sarili nating cross. Binuhat ng Panginoong Jesus ang cross, hindi para di na tayo magbuhat ng sarili nating cross, pero para kayanin nating buhatin to. He saved us from the fires of hell, but not from the fires of purification and of refining. Ito na nga lang eh, di ba? Si Christ nga, who knew no sin, ay nagsuffer. Eh paano pa tayo, who know nothing but sin? Dapat i-expect natin to. At tandaan natin na ang kalooban ng Diyos ay maging kawangis tayo ni Kristo. At ayon sa infinite wisdom niya, ang tanging paraan at means para ma-achieve ito ay sa pamamagitan ng mga fiery trials. These fiery trials will make us golden Christians. Sabi nga ni Job, when God has tested him, he shall come forth as gold. Mentras na sinasalang tayo sa mga mas maiinit at mas naglalagablab na mga pagsubok, mas better. Kasi para sa ikabubuti natin yon. Yung tindi ng init ng pagsubok ay equivalent dun sa kabanalan na ibubunga nito sa buhay natin. So ibig sabihin, if our trial is 7 times hotter, it means that it will make us 7 times holier. Na if the trial is 10 times hotter, then it will make us 10 times holier. And di ba, ito yung gusto natin, ito yung dinedesire natin sa buhay natin, to be holy as possible, or hindi na, kasi narinig natin na sobrang hirap pala. Well, sorry to burst your bubble, pero again, inevitable to. Lahat tayo dadaan dito dahil kalooban ng Diyos na mapangyari yung mga bagay na to. Sabi ni Spurgeon, men will never become great in divinity until they become great in suffering. Nung tinanong si Martin Luther kung ano yung pinaka-best na libro na nabasa niya, ang sagot niya ay Affliction. Affliction is the best book in my library. And this should encourage us na yung mga nagbabagang pagsubok pala na dadaanin natin ay magtuturo sa atin na maging banal at mapawangis lalo tayo kay Kristo. Ito yung best school. Ito yung best university na pwede nating pag-enrollan ng mga Kristiyano. Itong mga fiery trials
Lahat tayo, whether you like it or not, kung nananampalataya ka kay Kristo, siguradong naka-enroll ka dito. This is part of the program. Suffering for Jesus ay hindi isang optional course, but this is included sa Christian curriculum. Sabi ni Lawson, trials and tribulations are not an elective class in the Christian life, but a required cross, or required course rather. Di natin pwedeng i-drop. Di natin pwedeng absentan kasi major subject to sa kursong pinili natin sa buhay. At kailangan natin itong mapasa at malampasan dahil after nito, pag graduate tayo, hindi bachelor's degree o diploma yung makukuha natin, pero likeness kay Christ. I think, no, wala siguro magsasabi sa atin na may narinig na siyang nagsabi na mas naging banal siya at mas naging kawangis niya si Kristo nung maayos ang lahat, nung wala siyang problema, nung wala siyang pagsubok. Ang holiness will never come sa ease at sa comfort. Pero lahat halos ng saints magsasabi na nag-advance sila ng sobra at nag-progress sila sa kabanalan at likeness kay Christ nung dinanas nila yung sufferings. Doon nila naranasan yung mga extraordinary graces ng Diyos and they would never have it another way. Again, ang mga fiery trials na ito ay hindi lang posible sa buhay ng mga Kristiyano, kundi siguradong sigurado. It is unavoidable. Lahat ng mga mananampalataya, whether you like it or not, daraan sa apoy na ito. Tiyak lahat tayo masasalang. Lahat tayo masusunog. Lahat tayo matutupok. Lahat tayo mapapaso sa mga matitinding pagsubok na ito. Pero huwag tayong mag-alala. Kasi ito lang yung sinasabi natin na tanging impyerno na dadanasin ng isang tagasunod ni Kristo. Ito lang ang tanging apoy na dadampi sa balat ng isang Kristiyano. Ito lang ang tanging impyernong dadanasin ng isang matapat at nananampalataya na naninindigan para kay Kristo. Ito na yon. Bukod sa temporal lang yung impyernong ito, ang bunga pa nito ay para sa ikabubuti natin. Alam nyo, pag iniskan nyo yung New Testament at inisa-isa mo kung ano yung mga posibleng danasin ng isang mananampalataya, nakalagay doon, persecutions for righteousness, revilings, slanders, false accusations, scourgings, rejection by men, hatred by the world, hatred by our own relatives, martyrdom, temptations, shame, tribulations, imprisonment, stonings, beatings, pagtatawanan, paglalaruan, ituturing na kahihiyan, gagawing libangan, mamimisunderstood, we will be defamed, despised, we will have troubles, afflictions, distress, evil reports, and the worst is yung physical death. At ito na yung pinakamaaring matindi na dadanasin nating mga Kristiyano. Habang nandito tayo sa mundong ito, na ang kultura ay dinodomina ng mga non-Christians at mga galit na galit at hindi naniniwala sa Diyos. Habang nandito tayo sa mundo at pinaghaharian ng kasamaan, ito na yung pinaka-impyernong dadanasin natin. Worst comes to worst, ito na yon. Hindi ko sinasabi na maliitin natin yung mga to or napakadali lang nalampasan ng mga ito. Ang gusto lang nating sabihan ay relatively magaan ng mga to kaysa sa impyernong dadanasin ng mga wala kay Kristo. Wala ito sa kalingkingan ng puot ng Diyos na ibubuhos niya sa mga taong hindi nananampalataya at hindi nagsisisi sa mga kasalanan. Ito na lang talaga yung impyernong dadanasin ng mga believers, itong mga fiery trials na darating sa mga buhay natin. Sige, mas palawakin natin, mas extend natin. Yung mga problema mo sa kalusugan, yung kasakitan, malubhang karamdaman o kapansanan, yung kahirapan, yung problema mong pinansyal at pangkabuhayan, yung nalulugi mong negosyo, yung problema mo sa pamilya, unbelieving spouse, unbelieving parents, rebellious children, kawalan trabaho, unemployment, paghinto mo sa pag-aaral, problema mo sa kapatiran, temptations, rejections, pagkamatay ng mahal mo sa buhay, kung na kay Kristo ka, yan na yung impyernong dadanasin mo. These are all the hell you will ever bear. The only hell a true Christian will ever have and will ever experience. Huwag kang mag-alala dahil dito sa lupa, we have our hell. But after this, we have our heaven. Ito na yung worst possible condition na pwedeng mapunta sa atin. Dahil after nito, yung pinaka-best natin.
Our best life as a Christian begins when this life ends. Ang pinakamagandang buhay ng isang Kristiyano ay nagsisimula pagkatapos ng buhay niya dito sa lupa. This is our worst life now. Ito na yung pinaka-worst possible condition natin. Hindi dahil walang magandang mangyayari sa buhay na ito, pero dahil sa pagbabalik pa ni Christ, yung pinaka-the best. Pero para sa mga hindi nananampalataya kay Kristo, yung buhay nila ngayon is their best life now. Their best life possible. Ang buhay dito sa lupa, ang pinakamaganda ng buhay na magkakaroon sila because their next life is in hell, in the lake of fire and sulfur. And there, sabi nga ni Joy Spring, they will suffer in eternity. Tayo, we can rejoice because yung mga sufferings natin in this life are the worst we will ever face throughout all eternity. Now is our time of fiery trial, but the ungodly will have their fire later. Sa atin, hell now, heaven later. Pero sa mga ungodly, heaven now, hell later. This life is the only hell we will ever know. And those without Christ, this is their only heaven, yung current life nila. Ang mahirap na buhay dito sa lupa, yung pinaka-impyerno na dadanasin natin, dahil after nito, langit na tayo. At sa mga makakasalanan dito sa lupa, yung buhay nila ngayon, na makasalanan na, yung pinaka-best life nila. Magpasalamat tayo sa Diyos kasi yung mga hellish sufferings na ito, yung mga malaimpyernong pagsubok na ito, ay para pa rin sa ikabubuti natin. Sabi ni Thomas Watson, all things work together for the good of the believers, even the bad. But for those outside of Christ, all things work together for their bad, even the good. Lahat ng bagay nagwo-work para sa ikabubuti nating mga tagasunod ni Kristo, kahit yung mga masasama. Pero sa mga hindi naniniwala kay Christ, lahat ng bagay nagwo-work sa kanila for their bad, kahit yung mabubuti. Kaya ang laking encouragement ito, sana ma-encourage tayo na okay lang, na matatanggap natin mag-suffer na tayo now, kahit mahirap. Kasi alam natin that we are not among those who will suffer later. Ito na yung proof na hindi na tayo dadanas ng fire in the future because we are now being consumed ng fire ng mga trials at mga hellish sufferings natin dito sa mundo. Mas okay na to, mas nanaisi na natin to kaysa danasin natin yung totoong impyerno. At ito yung sinasabi ni Peter, hindi natin dapat ito ikagulat. Ang ikagulat natin pag hindi tayo dumadanas nito. Ang tanong lang naman, kung may katotohanan ba sa mga buhay natin to? I mean, dumanas ka na ba sa apoy na ito? Or dumadanas ka na ba sa sinasabi nating malaimpyernong pagsubok na to? Then the question is, nasaan yung mga paso mo? Kasi yung ibang mga mananampalataya, they have their third degree burn. Ikaw ata, baka hindi ka pa pinagpapawisan para kay Christ. Haba, bakit ikaw? Baka mamaya, wala ka pang dinadanas na ganito kasi masyado kang komportable sa buhay mo. Or you haven't stood up for Jesus yet. Baka ni minsan sa buhay mo, ni isang segundo, hindi ka pa naninindigan para kay Kristo. Baka kaya hindi ka sinisiliban ng apoy ng mga persecutors kasi hindi ka naman nila nakikitaan ng pagiging Kristiyano. Di sila na-inform at di sila aware na tagasunod ka pala ni Kristo. Kasi the only time na pahihirapan ka at uusigin ka ay kapag nadi-discern nila that you have something na kay Christ. They can see something in or they can see Christ in you. Pag may nakita sila sa iyo na kakaiba at anything na katulad kay Christ. The only time na you will suffer and be persecuted ay kapag nakikitaan ka nila ng katuwiran, pag visible yung righteousness mo, pag nakita nila yung commitment at dedication mo sa Diyos, pag naiiba ka at di ka nila katulad na makamundo. Sabi ni Spurgeon, dogs do not usually bark at those who live in the same village with them. It is only at strangers that they bark. Hindi tumatahol yung mga aso sa mga taong kapareho nila ng tirahan. Tanging dun lang sa mga hindi nila nakikilala, sa mga taong naiiba at hindi tiga sa kanila. Baka kaya hindi ka pa inuusig kasi nakikita nila sa'yo na katulad ka lang nila. Akala nila kapareho ka lang nila kasi di ka naman naiiba. Wala silang makitang hint ng pagka-Kristiyano sa'yo.
If you have never suffered for the name of Christ, baka kasi wala ka pang ginagawa para kay Christ sa buhay mong to. Or baka in the first place, hindi ka pa talaga nananampalataya kay Kristo. Ito na yung tamang panahon para isuko mo yung buhay mo kay Christ, para talikuran mo ang mga kasalanan mo at harapin mo yung mga pag-uusig at paghihirap na dala ng pananampalataya kay Kristo. Kasi sure to eh, siguradong-sigurado. Lalo na kung ina-actively, ina-exercise mo yung faith, tsak na tsak darating yung mga fiery trials na to. Suffering is on the calendar of every genuine believer. Dahil sa hatred ng mundo, sa sinasamba at pinaglilingkuran nating Diyos, ang pagdurusa ay nasa kalendaryo ng bawat mananampalataya. Siguradong-sigurado. It is inevitable that a faithful Christian will suffer persecution because a faithful Christian will proclaim the name of Christ. At sabi din dito sa text natin, yung purpose din ng fiery trials ay to test upang subukan at patunayan yung authenticity, yung quality at genuineness ng isang nagpapakilalang tagasunod ni Kristo. Parang katulad to nung 1 Corinthians 3, nung sinabi ni Paul yung mga gawa ng tao ay dadaan sa flame ng judgment at the end. At dun malalaman kung ano yung gawa sa wood, ano yung gawa sa dayami at yung totoong metal. Makita natin dito, no, ito yung paraan talaga ng Diyos para subukan ang mga bagay at ang mga tao. It's always with a fire. Kaya nga sa pamamagitan din ng fiery trials, malalaman natin kung sino talaga ang totoo at sino ang nagkukunwari. Sino ang mananatili at sino ang aabandona na sa pananampalataya niya pag nasa gitna na siya ng pagdurusa. Don't get me wrong, God knew it already. It was us who did not know it. Alam na ng Diyos kung sino talaga yung tunay at sino talaga yung totoong nananampalataya. Tayo ang hindi nakakaalam nito at dito natin siya malalaman. At kung totoo na nananampalataya ka na, malalaman mo dito kung ano yung kalidad ng pananampalataya na mayroon ka. At siguradong isang poor faith lang ang tinataglay mo kung kaya mo lang magtiwala sa Diyos pag maayos ang lahat, pag maginhawa or wala kang mga iniindang mga problema. Pero ang isang rich at heaven-born faith ay makakapagtiwala sa Diyos no matter kung ano yung sitwasyon. Lalo na pag nasa gitna ng gantong pagsubok. A faith which can say yung sinabi ni Job that though he slay me, yet I will trust him. And I heard it from Pastor Joseph Mangahas. Sabi niya, the best eyes of faith are eyes that have shed many tears. Ang mga may pinakamatatag na pananampalataya ay yung mga may mata na kung saan dumaan or bumahana ng maraming mga luha. Yes, wag nating i-deny, napakahirap maging Kristiyano, pero mas madali ito kaysa wala sa buhay mo si Kristo. It is hard to be a Christian, but it is much easier than being without Christ. Mas mabuti na matapos yung buhay natin na wala tayo ng maraming bagay at ang meron lang tayo ay si Kristo. Kaysa matapos yung buhay natin na marami tayong mga bagay maliban lang sa Kanya. And now, going back to our text, ayon kay Apostle Peter, how should genuine believers behave and respond to the hellish sufferings and severest persecutions they are presently facing? Sabi dito, tatlong radical ways, but we'll all be able to cover the first point. First one is, we should be exceedingly joyful as we suffer for the sake of Christ. We should be extremely unashamed as we suffer for the sake of righteousness. And we should be entirely reliant on God as we suffer for the sake of His will. The first one is exceedingly joyful as we suffer for the sake of Christ. Verse 13 to 14, but rejoice in so far as you share Christ's sufferings, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. So note dyan, no? Instead of being surprised at fiery trials, Peter admonishes these Christians that they should rather keep on rejoicing, for they are partakers, koinoneo, in Christ's sufferings, and they should share in His glory when it is revealed, which would make them exceedingly glad. Agalyao. Sinasabi ni Peter dito na ikituwa nyo at maging masaya na kayo ngayon habang kabahagi kayo sa pagdurusa at paghihirap ng Panginoong Jesus, dahil mas magiging masaya kayo sa muli niyang pagbabalik.
Keep on rejoicing now so that you may greatly rejoice after. Rejoice in it now so that you can rejoice even more. Sa Christian faith pala ganito, no? Di ba may mga sikat na kasabihan na malungkot ka muna ngayon, magdusa ka muna ngayon, balang araw magsasaya ka. Sa atin pala, hindi applicable yon. Dapat pala magsaya ka ngayon dahil mas magsasaya ka pa sa mga susunod na panahon. Magsaya na dapat sila ngayon habang nagdurusa sila at kabahagi sila ng sufferings ni Christ habang nasa kalagitnaan nito at hindi kung kailan matatapos to. Yung Greek word dyan na agalyawo literally means tumalon o sumayaw sa saya, leaping and dancing for joy, na tila para bang nagdiriwang or merong isang great celebration. Magsaya na sila ngayon dahil lalo silang magsasaya at ganito daw yung ganilang gagawin pag bumalik na si Christ, pag na-reveal na yung kanyang glory. Sinasabi ni Peter dito, if you participate in the sufferings of Christ, then rejoice. Di ba parang oxymoron? Joy in suffering for Christ? Tanging sa Christian faith lang nagko-coexist yung dalawang bagay na yan. Only in the Christian faith, we can speak of joy and suffering in the same sentence. Tayong mga mananampalataya lang ang pwedeng gumamit ng parehong salitang to sa iisang pangungusap, figuratively speaking. Kasi tayo lang namang mga mananampalataya ang kayang maging masaya habang nasa gitna ng pagdurusa. Actually, kahit anong situation nga eh. Sabi nga, take a saint and put him into any condition and he knows how to rejoice in the Lord. At ang dahilan kaya kayang mag-rejoice ng Christian, kasi yung joy niya, hindi naman nakadepende sa situation. Nakadepende to sa Diyos na siyang great source ng kanyang kaligayahan. Nakadepende to kay Christ. And then, pansinin natin yung Greek na ginamit dyan para sa salitang partakers. It's koinoneo. Sounds familiar, right? Ito yung related sa Greek na madalas nating naririnig, koinonia, for fellowship. So, ang idea dito ay ang pagkakaroon ng sobrang intimate na connection nila or connection kay Christ na kung ano yung mararanasan at dinanas ng Panginoong Jesus ay pagdaraanan din nila. Kaya pinapanawagan ni Peter dito na magsaya sila at mag-rejoice because they have the honor to participate in Christ's sufferings. Dahil nararanasan nila ngayon kung ano yung dinadanas ng Panginoong Yesus. They will suffer for Christ and they will suffer like Christ. So dito, they will experience what Jesus experienced. They will be treated by the world like it treated Jesus. At dapat silang magalak dito. Kasi, di ba, that's a reason for us to rejoice. Kasi nga, it is an honor. It is a privilege. Kasi mararanasan mo to a certain degree yung pinagdadaanan at pinagdusahan o naramdaman ng Panginoong Jesus. Kahit ano pa yan, it is good to share anything with Christ. Kahit pagdurusa pa yan or kahit anong manong bagay, kung ang magiging kabahagi mo or magiging katulad naman yan na pinagdaanan ni Kristo, we have to rejoice. Kaya meron tayong rason para ikagalak yung mga kahit nasa gitna tayo ng pagdurusa. Kasi, di ba, surely, if we have our fair share ng sufferings niya during the humiliation, surely, we will have our fair share then sa kanya, sa exaltation niya. If we partake in his sufferings, then we will partake in his glory when it is revealed. At yun yung mas ikagagalak natin. Itong suffering for Christ na to, prelude lang siya, simula lang siya dun sa glory that we will share at his second coming. Our suffering today means sharing his glory in the future. Linawin natin, yung sinasabi dito na pag-partake or pag-share ng suffering ni Christ, hindi to redemptive. Ang sinasabi dito is yung righteous sufferings ni Christ. Kumbaga, yung sufferings na dadanasin natin, wala yung atoning value. This is not to contribute to the redemption na in-achieve ni Christ or in-accomplish niya para maligtas tayo. Hindi natin pupunan. Hindi dahil less justified tayo. It is complete. Pero, itong suffering na tinutukoy dito, ito yung inevitable consequence ng pagiging identified at directly pagkakaroon ng relasyon sa kanya. Yung pagiging kabahagi dito sa kanyang sufferings ay sa gantong paraan. Di ba yung Panginoong Jesus nagdusa siya sa mga kamay ng mga makasalanan? Dahil ginawa lang niya yung tama. He didn't do anything wrong. He did what was right and he spoke the truth. Ang sinasabi lamang ni Peter dito ay kabahagi ka ng pagdurusa ng Panginoong Jesucristo dahil you are suffering for doing what is right.
we can share yung rejection, yung reproach, at yung mga pain na ini-inflict or gustong i-inflict ng mundo sa kanya. Kasi nga, we are identified kay Christ. Kita nyo dito, no, na ganito ka-hostile, ganito ka-allergic yung mundo sa Panginoong Yesus na kahit wala na siya dito sa lupa, gustong gusto pa rin nilang masaktan, ma-revile at ma-persecute ang Panginoong Yesus. Hindi pa rin sila tapos. Ganito pa rin sila, gusto nilang magdusa pa rin ang Panginoong Yesus at dumanas ng mga physical at verbal abuse. Gigil na gigil pa rin sila sa Diyos, kaya kapag may naaamoy or may nakikita or may nadidiscern sila na Christ-like sa atin nila binubunton yung pain na gusto nilang i-inflict sa Panginoong Yesus. Kumbaga, yung mga katawan natin nagiging extension ng katawan ng Panginoong Hesukristo. In a sense, kung nagsasuffer tayo for His sake. Si Paul, sabi niya sa Colossians 1 verse 24, finil up daw niya what is lacking in Christ's afflictions. Ibig sabihin lang noon, hindi pinunan niya or minake up niya dahil kulang yung redemptive work. Ang ibig sabihin lang nito, yung persecution na natatanggap niya ay dahil hindi pa tapos yung persecution ni Christ mula dito sa mundo. Sabi pa ni Paul sa Galatians 6 verse 17, I bear on my body the marks of Jesus. Ibig sabihin niya na yung mga scars na natanggap niya nung nilatigo siya, nung binugbog siya at gamit yung rod, lahat ng na-receive niya na pananakit sa kanyang buhay ay dahil sa Panginoong Jesus. Natanggap niya to dahil kay Christ. Kinamumuhian siya dahil kinahipumuhian ng mundo ang Panginoong Jesus. Tinuturing ni Paul na badge of honor, nagsisilbing trophy, at kinagagalak ni Paul yung pagkakaroon ng marka at pagsasuffer niya kay Christ. Ituring natin na pribilehyo na tulad ng Panginoong Jesus, meron tayong papasanin na krus. Pribilehyo na tulad ng Panginoong Jesus, we will be reviled. Lalaitin at iinsultuhin din tayo. We will be verbally abused. Pribilehyo na if they persecuted Jesus, and they will also persecute us. Sabi sa John 15 verse 20, a servant is not greater than his master. Kaya nga, we should not expect to be treated better. Kung yung master natin, ganito yung sinapit sa kamay nila, how much more tayo ng mga slaves, tayo ng mga servants lang niya. Again, we should rejoice kasi privilege lang ito. It is an honor to suffer for him. Real quick lang, no? Maganda yung sinabi dito na isa pa na napakalaking biyaya pag nagsasuffer ka for Christ ay yung Spirit of glory and of God rest upon us. So, linawin natin, oh, yung Holy Spirit nasa atin talaga. Pero during the sufferings, pag tayo ay dumadanas ng pagdurusa because of Christ, merong special ministry yung Holy Spirit sa atin. Yung glory dito, yung, di ba sinabi dito, Spirit of glory and God, and of God, yung glory dito, Shekinah glory. Ito yung kung paano umilaw or nag-shine yung face ni Moses or yung tabernacle or yung Holy of Holies, di ba? Ito siya, literal, na nakikita, na visible. Ito yung eksaktong-sakto para kay Stephen nung siya ay tumayo sa council at napansin nung mga taga-Sanhedrin na parang nagliwanag yung mukha niya at nagmukha siyang angel. And ito rin yung dahilan, yung Holy Spirit na may special ministry. Kaya siya, nung ini-stone siya, ay nakuha pa niyang magdasal. Ito lang yung sinasabi dito, na kumbaga, yung Holy Spirit ay talagang merong kumikilos siya at meron siyang enablement or refreshment na dala pag nagsasuffer tayo kay Christ. Ito yung reason, sabi ng isang oklat ng Book of Martyrs. Ito yung sinasabing dahilan kung bakit yung mga martir na Kristiyano, kahit sinasaktan na sila, kahit nasa bingit na sila ng kamatayan, ay parang wala lang sa kanila na hindi sila threatened sa mga i-inflict sa kanila. Kung paanong parang di naman nila iniinda yung sakit, kung paanong nagkakaroon sila ng katapangan at lakas ng loob na manindigan pa rin kay Kristo, at kung paanong nakakaya nilang umawit ng isang hymn kahit sinusunog na sila, ang tanging dahilan ay because nasa kanila yung Holy Spirit na mayroong special ministry sa mga gantong sitwasyon. Example is si John Huss. Di ba nung susunugin siya ng buhay, nagawa pa niyang lumuhod at manalangin sa Diyos na patawarin yung mga enemies at yung mga tormentors niya.
at nanindigan pa rin siya sa huli kahit nasa gitna na siya ng kamatayan. At maraming mga eyewitness ang nagpapatunay at nagsasabi nung sinusunog daw si John Hus, eh wala daw silang narinig na sigaw or iyak or anything. Ang narinig nila ay lumalakas na boses niya habang kumakanta siya ng hymn. Ito literal na dumadaan sa fiery trial. Pero kinaya niya, nakaya niya pang umawit ng isang awitin para sa Diyos. Si Polycarp, nung nirefuse niyang i-deny o talikuran at lapastanganin ng Panginoong Jesus, kapalit ng kalayaan niya at ng buhay niya, ang sabi niya, 86 years have I served Him and He has done me no wrong. How can I blaspheme my King and my Savior? Lalo pa siyang tinakot nung tormentors nung ito yung naging sagot niya. Pero binalikan niya, yung response niya, "You threaten me with fire which burns for an hour and is then extinguished. But you know nothing of the fire of the coming of judgment and eternal punishment reserved for the ungodly. Why are you waiting? Bring on whatever you want." At nung susunugin siya, nagawa pa rin niya uling mag-utter ng prayer at papuri sa Panginoon. At alam niyo ba, nung sinusunog daw siya, meron silang napansin na yung malakas daw na hangin at tila hindi talaga naaapula or hindi talaga nasusunog si Polycarp. Kaya ang ginawa nila, kumuha pa sila ng dagger, kumuha pa sila ng sword para lang mapatay si Polycarp. May isang Romanian pastor by the name of Richard Wurmbrand. Marami siguro sa atin pamilyar dito. Siya yung founder ng Voice of Martyrs. Nag-spend siya ng 14 years sa prison dahil sa pag-preach siya ng gospel. Tapos yung mga humuli daw sa kanya, every night, ay bubugbugin siya to the point na yung gulugod niya or yung spinal cord niya, apat na yung bali at puro butas na yung katawan niya at puro sugat na siya. Pero kahit ganito daw, lagi niyang sinasabi, "Alone in my cell, cold, hungry, and in rags, I dance for joy every night." Kahit ganito na yung kalagayan niya, gabi-gabi daw, walang palya, sumasayaw siya sa tuwa. Tapos meron siyang kasama na kabilang selda lang niya. At itong nakasama niya ng to ay nadamay lang kasi sinera niya ng gospel. At lagi niya itong tinatanong, have you any resentment against me that I brought you to Christ? Kung may sama ba ng loob yung kasama niyang to dahil nadamay siya sa pagdurusa na tinatamo niya ngayon. Ang laging sagot daw nung katabi niyang rehas, "I have no words to express my thankfulness that you brought me to the wonderful Savior. I would never have it another way." Diba? Sobrang radical, sobrang ibang-iba. They have supernatural joy. At ang tanging reason ay dahil yung Holy Spirit, kapag nagsasuffer tayo, para kay Kristo, meron siyang special ministry. At dapat tayong magalak. Kasi lahat ng ito, yung Holy Spirit na may special ministry at yung pagiging privilege natin at honor ng pag-suffer kay Christ ay ebidensya na na kay Kristo na tayo. And that's the point. We can rejoice in the midst of fiery trials because it strongly affirms our union with Christ, that we genuinely belong to Him and we are living for Him. Pwede tayong magalak at dapat lang tayong magalak sa tuwing inuusig at pinapahirapan tayo kasi patunay pala to na na kay Kristo na talaga tayo. Ito pala yung litmus test na pwede nating gamitin pag nag-struggle tayo sa assurance ng ating salvation. Especially pag paulit-ulit na lang tayo nagkakasala at nagda-doubt tayo kung ligtas pa tayo. True Christians will persevere in faith in Christ when suffering comes. Not because malakas siya, but because malakas ang Diyos na nag-pre-preserve sa Kanya. Kaya nalalampasan niya yung mga fiery trials na ito. Kumbaga, itong mga persecutions, no, it is a kind of confirmation, it's a validation na meron na tayong sense of union at intimacy with God. Kaya pwede tayong mag-rejoice at magalak dahil patunay na to na namumuhay at talagang united na tayo kay Christ. Sabi sa 2 Timothy, "All who desire to live godly lives in Christ Jesus will be persecuted." Pag pinapersecute na tayo ng mundo, ibig sabihin lang noon, na-notice nila yung godly life natin. Napansin lang nila na namumuhay tayo na may kabanalan at meron tayong sincere dedication sa Diyos. Purihin natin ang Diyos na may ganito tayong consolation in the hour of our greatest trials. Pag may great suffering tayo sa earth, siguradong meron tayong great support sa heaven. Akala natin we will not be able to bear these fiery trials,
But if we are in Christ, and if we are Christ, we will be able to bear it because He will come to us and rest upon us pag nagsasuffer tayo. Kaya lang natin nabubuhat yung sarili nating cross. Kasi yung weightiest part ng cross na yon ay binubuhat ni Kristo para sa atin. Kaya lang natin napapasan yung krus na sarili yung para sa atin. Eh kasi pag tumingin ka sa likod mo, kasama mong nagbubuhat si Christ. At yung pinakamabigat na part yung nakadagan. At yung pinakamabigat na part yung nasa balikat niya. Yun lang yung rason bakit natin nalalampasan yung mga fiery trials na ito. Itong mga fiery trials na ito is only unbearable if you aren't certain that you are in Christ. Only time na susuko ka at di mo kakayanin yung mga pagsubok na ito ay kapag alam mong wala kang Diyos na aasahan and you are still outside of Christ, na walang Christ na tutulong sa'yo. Yun lang talaga. Yun lang rason kung bakit di mo kakayanin yung mga pagsubok. And our challenge, I have multiple challenges here, but real quick, revolutionize your attitude towards sufferings that are brought upon you because of your faith in Christ. We have to rejoice kasi kailangan nating makita to, yung mga sufferings natin as a very special privilege that could be vested upon sinful and unworthy creatures like us. Panahon na para baguhin natin yung pananaw at yung perspective natin sa sufferings, lalo na kung dahil naman sa faith natin to. Ituring natin tong pribilehiyo, isang karangalan. At kahit itong privilege na to, hindi natin to deserve yung mag-suffer for Christ dahil sa tindi ng mga kasalanan natin. At huwag din tayong maging passive kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok na to na wala na tayong gagawin kundi mag-intay na lang na matapos to. Instead, gawin natin yung lahat ng pwede natin gawin para maluwalhati ang Diyos. I-embrace natin ito knowing na pinahihintulutan ito ng isang mabuting Diyos. Huwag din tayong kumilos na parang we are so hopeless or umak na sobrang kawawa tayo. Alam natin ang buong theme ng 1 Peter sinasabi, hindi tayo kawawa. Pinagpala tayo. In line of our great salvation, talagang we are extremely blessed. Ito yung dapat nating ipagpasalamat. We have blessed hope in Christ. Wala sa kalingkingan ng mga pagsubok na dinadanas natin yung kadakilaan ng kaligtasan na meron tayo. And magre-rejoice tayo if we start treating the sufferings and anything na ina-experience natin short of hell as mercy of God. Simulan nating ituring lahat ng bagay sa buhay natin, maganda man o masama. Kahit ano pa yan, basta hindi yan yung totoong impyerno as grace or mercy ng Diyos. Awa at biyaya pa rin yan. Everything we experience in this life short of hell is a mercy from God. Basta hindi yung totoong impyerno, basta hindi yung lake of fire and sulfur ang dinadanas mo, eh pinagpahala ka pa rin at kailangan mo pa rin maging masaya pag dinadanas mo yung mga sufferings na yan. Kasi kung tutuusin, hindi naman yan ang dapat na dinadanas mo. Dapat yung totoong impyerno talaga. Basta wala ka sa totoong impyerno, kahit ano pang mahirap or anong hirap ng dinadanas mo, ituring mong biyaya yan sa Diyos. At nawa ma-adapt natin talaga yung biblical view ng sufferings, yung perspectives ng mga great men of faith. Si Spurgeon sabi niya, I bear my witness that the worst days I have ever had have turned out to be my best days. And when God has seemed most cruel to me, He has then been most kind. If there's anything in this world for which I would bless Him more than for anything else, it is for pain and affliction. I am sure that in these things, the richest, tenderest love has been manifested to me. Love letters from heaven are often sent in black-edged envelopes. The cloud that is black with horror is big with mercy. Fear not the storm, it brings healing in its wings. And when Jesus is with you in the vessel, the tempest only hastens the ship to its desired haven. Nawa makuha natin kung paano tinitignan ng mga great men of faith like Spurgeon yung mga sufferings na dumadaan sa kanya. And lastly, sabi ni Robert Murray McShane, and this is one of my favorite Puritan quote, your afflictions may only prove that you are more immediately under the Father's hand. There is no time that the patient is such an object of tender interest to the surgeon as when he is bleeding beneath his knife, so that you may be sure if you are suffering from the hand of a reconciled God that His eye is all the more bent on you. Sinasabi niya dito na ang Diyos ay tulad ng isang surgeon. Di ba yung surgeon, pinaka nakatutok siya dun sa pasyente niya, dun sa oras na talagang nagdudugo
yung pasyente, di ba, yung puro hiwa or yung tinatahi niya. So ganun din tayo, pag dumadaan tayo sa matinding pagsubok at matuguan tayo or talagang sugatan, asahan natin na doon nakatutok yung Diyos sa atin. Mas nakatuon siya sa atin, na sa atin yung buong attention niya at dapat magalak tayo dito. And also, isa pang real quick na challenge, catechize and evangelize the non-believing world by consistently advertising and radiating the virtues and values of Christ in your life as you go through hellish sufferings and divinely ordained trials. Patuloy lang nating ipakita sa mundo yung mga katangian ni Kristo. Huwag tayong magkumpormiso kung kailan tayo binabato or pinapersecute. No? Dapat doon tayo mas maging godly. Doon tayo mas maging holy as we suffer for our faith in Christ. Mas magandang pagkakataon to para ma-point natin sila kay Christ. We'll never know na pwedeng maging evangelistic testimony yung ating behavior o yung conduct natin habang nagsasuffer tayo. Di mo alam kung paano gagamitin ng Diyos ito. And as we end, bago pa natin i-congratulate yung mga sarili natin or i-tap natin yung mga backs natin dahil sa mga sacrifices at mga sufferings na dinanas natin, let's hear it or mag-meditate tayo sa napakagandang quotation ni Amy Carmichael. As a conclusion, when I consider the cross of Christ, how can anything that I do be called sacrifice? When I consider the cross of Christ, how can anything that I do be called sacrifice? Tandaan mo, lahat ng pagsubok na dinadanas mo, katiting lang yan sa dinanas ng Panginoong Jesus sa cross. Yung mga paso mo dahil sa fiery trials ay walang sinabi sa mga dinanas ni Christ sa krus ng Kalbaryo. Walang-wala yung impyernong dinadanas mo dito sa impyernong dinanas ng Panginoong Jesus sa cross. He went through the fires of Gethsemane and Golgotha para bayaran ang ating mga kasalanan para hindi na tayo magbayad nito. He had to go through the flame of God's wrath para hindi na tayo puksain ng nagbabagang puot ng Diyos. Nahiwalay siya sa Ama, tinalikuran siya ng Ama sa panahon na naging kasalanan siya. At ito yung totoong hell. This is the hell of hells. Si Kristo talaga ang tunay na dumanas ng mga impyerno. Impyernong ang mga impyerno. Kaya we have to gaze upon Christ. Dahil hindi mako-compare lahat ng pinagdadaanan natin sa pinagdaanan niya. Let us pray. Our good God, thank you so much for this truth, Lord, na pwede naming makita at pwede kaming magalak sa aming pinagdadaanan dahil alam namin na kabubuti rin namin ito para maging kawangis namin si Christ. Salamat, Lord, kahit duguan, kahit nahihirapan kami, Panginoon, it is such a comfort, Lord, na ito lang yung tanging hell na dadaanan namin. Dahil yung pinaka-hell talaga, Lord, ay na-extinguish na para sa amin dahil kay Christ, na siyang dumaan talaga sa hell of hells. Lord, help us na mabago at maging revolutionaryo yung pananaw namin pag dumadaan kami sa mga sufferings. And help us to suffer for Christ, na huwag naming abandonahin or huwag kaming masyadong maging komportable sa buhay na to. Help us na manindigan para kay Kristo at tumindig talaga sa Kanya. Dahil alam namin, Lord, na walang-wala yung mga ginagawa namin at yung mga pinagdaanan namin sa mga pinagdaanan niya. We have a very, very good Savior, a very loving Savior. And to thank you that we have a good Father na lahat ay ng mga bagay na pinapermit sa aming buhay ay ini-intend para sa ikabubuti rin namin. Maraming salamat po. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.